mga balita sa bansa at paligid mo. Makikita na! Makikita na! Sa pinakabagong RMN website. Be updated sa mga pangyayari at trending topics na napapanahon. Log on lang sa www.rmn.ph. Like us also at facebook.com/rmnofficial. Sa serbisyo publiko, maaasahan. Sa mga balita, kumpleto, detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang paniniwala at prinsipyo. Sa serbisyo publiko, sa mga balita, sa komentaryo, yan ang tatak. RMN, radyo mo nationwide. Ang tamang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 7:40 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. At ang oras na ito ay atid pa rin sa atin ang mga pangunahing produkto na talaga makakatulong sa pagpapalakas ng ating katawan at resistensya. Sa panahon na patuloy pa rin ang pandemya sa Pilipinas at buong mundo, palagi pa rin ginigiit ng mga health experts na kailangan natin magiging malakas, matatag ang ating pangatawan at ating mga sarili dahil para may panglaban tayo, laban sa ating mga kalusugan at banta, laban pa rin sa ating mga buhay. Kaya narito pa rin ang mga produktong ipinagmamalaking handog mula sa Klinika Di Alternativo, Doc Samaritan at Santon Plus Gold kasamang Santon Herbal Capsule. Patuloy po nating tangkilikin ang Santon Vitamin C, ang nanasinik o alkaline na vitamin C, ang DTX 500, pang-detox sa ating katawan. Gawa ito sa mga sangkap ng sugarcane extract at katas ng ampalaya na may taglay na polycosanol at phytochemicals. Ang Santon Plus Gold naman at ang Santon Plus Herbal Capsule na may mga taglay at sangkap ng spirulina, garlic, mangosteen at manunggay sa mas lalong pinalakas at pinatibay na paggagawa nito. Panatiling malinis ang ating colon dahil pinagmumula nito ng sakit sa katawan. Pagtibayin ang ating mga atay at kidney, labanan ng labis na diabetes at alta presyon. Pag may problema tayo sa mata, eye care, mga kababayan. Oras sa buong bansang Pilipinas, alas 7:42 ng umaga. At ang oras na ito ay atid pa rin sa atin ang ating ipinagmamalaking produkto ng Puerto Princesa. Para sa lahat na okasyon, all time and all season na mga okasyon, ang masarap, malutong, malinamnam na produkto ng Junidas Lechon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ang porsyon ng public agenda program ay handog pa rin sa atin ang premium D3, ang bago na vitamin D3 na mas pinalakas at mas pinabisa dahil sa dagdag na ingredients na VCO o virgin coconut oil at moringa oil extract. Ang premium D3, ang vitamin D3 na may VCO at ang VCO na may vitamin D3 at moringa oil na available na ngayon sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. At malapit na rin papasok sa Puerto Princesa at sa lalawigan ng Palawan ang D3 Bio, mga kababayan. Public Agenda. Public Agenda, isang palatuntunan na maghahayag ng mga isyo, komentaryo at analysis ng mga maiinit na talakayan, local, national at international. Public Agenda, magiging boses ng bawat isa at buong mamamayan ng Palawan. Public Agenda, fair, without fear and with favor to no one. Ang boses ng mamamayan, multi-awarded broadcast journalist, Alex Albañez Paglumotan.
Magandang umaga, Pilipinas. Bago na naman ang ating bed sa public agenda program. Kasi ang Facebook page at ang YouTube, kasama na ang lahat ng mga multimedia platforms, ay masyado nang masilan at masyado nang mahigpit sa tinatawag na copyright. Yung mga music na talagang, of course, pag-aari ng mga artist at mga recording companies ay talagang ginigiit na po ang tinatawag na mga copyrights. Kaya para makaiwas tayo sa copyright violation, kailangan tayo maghanap ng bed sa program natin na hindi nasasagasaan ang tinatawag na copyright entitlement ng mga recording artist at ng mga recording companies. Welcome sa Public Agenda Program. Isang linggo tayong nawala rito sa ating program sa Public Agenda sa lalawigan ng Palawan. Dahil of course umuwi tayo sa atin para damayan ang ating mga kapatid at ang mga pamilya natin dahil doon sa nangyaring pagpanaw ng aming nakababatang kapatid na lalaki. Pero agad tayong bumalik dahil marami tayong responsibilidad. Marami tayong mga obligasyon dito. Kagaya na lang ng mga organisasyon at mga grupo kung saan ay tayo ay napabilang. Isa na dyan ang Palawan Economic Development Council, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines Business Council or ang PEDCO BIMP aga. Kagabi lang, pagdating natin noong nakalipas na gabi, ay agad tayong sumalang sa kauna-unahang regular meeting ng PEDCO BIMP aga, main chapter dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga kasamahan natin sa PEDCO BIMP aga sa halos kompleto na kauna-unahang regular monthly meeting sa ilalim ng PEDCO BABC Year 2023. Salamat at sa mga PEDCO natin, magandang umaga po sa inyong lahat. We need your full support and cooperation dahil may bisita tayo from Brunei, Jerusalem na darating sa araw ng Lunes. God willing. At of course, dahil na rin sa pangunguna ng ating country director sa BIMP aga, ang founding father ng PEDCO BABC, dating board member sa lalawigan ng Palawan at chairman emeritus natin, si former board member Tuto Panoy Baruma. Sa kay Doktora Heidi Baroma, who is also an active officer of PEDCO BABC dyan sa NARA chapter. Sa lahat ng mga municipal chapters ng PEDCO BABC, magandang umaga po sa maging sa area ng Calamianes. Mayad nga timprano, 66 ka mga barangay, siyudad yung Puerto Princesa at sa interior yung probinsya ng Palawan, sa kabilugan ng probinsya ng Palawan, sa mga areas kung saan ay kinagigiliwan ng mga local at international tourists down to the Calamianes area. Mayad na timprano, magandang umaga po sa inyong lahat. Balik tayo sa ating paglilingkod, sa ating nakasanayang responsibilidad. Ang pangatawanan ng ating mga papel dito sa buhay sa ilalim po ng malayang pamamahayag. Hindi lamang sa radio, ngunit kasama na dyan ang ating multimedia network. Ang RMN sa Facebook page, ang RMN sa YouTube, sa ating mga audio streamers naman, sa mga naglalabad dyan sa ilog,
Gamit ang audio streaming ng rmnpalawan.caster.fm. At ang nag-iisang kakambal ng RMN sa paglilingkod, sa ngalan po ng multimedia bilang isang website, ang Palawan Vanguard Online News Agency. Sa ilalim naman ang ating web administrator, si Sir Richard Mariveles. Nakita kami doon sa Bacolod City over a cup of coffee. And marami kaming diskusyon. Kasama na ngayon sa nalalapit na Dinagyang Festival sa Iloilo City, kung saan ang Palawan Vanguard Online News Agency ay isa sa mga medium of multimedia platforms doon sa Iloilo at sa Panay Island, kung saan dyan sa lalawigan ng Aklan sa Kalibo, kung saan matagpuan din sa Aklan ang area ng Katiklan, gateway to Boracay Island, ay napapakinabangan doon ang Palawan Vanguard Online News Agency. Kaya natutuwa tayo sa biglang paglago, paglaganap at biglang mabilis na pag-usad ng viewership ng Palawan Vanguard Online News Agency. Sabagay, ang hangad natin dyan ay hindi para kumita. Ang totoo lang, wala pang ang kinikita. Ang hangad natin ay siya ay mapabilang sa mga outlets na magiging bahagi po sa pagbigay ng kahalagahan ng informasyon, yung mga hindi picking informasyon, ha, para sa mga kababayan natin. Kaya natutuwa tayo kasi may mga religious programs na automatic nakakapasok doon sa Palawan Vanguard sa kanyang paglilingkod sa mga kababayan natin dyan sa Western Visayas. Maing aga sa Iligaynon country, dyan sa Western Visayas, mga kababayan. Araw ngayon ng Webes, Enero 19 na po. Ang bilis na ng panahon, kailan lang tayo nag-celebrate ng mapayapang Año Nuevo. Ngayon ay Enero 19. Happy New Year ulit para sa lahat. Kahit dito sa amin, sa RMN, medyo hindi maganda ang pasok ng bagong taon dahil sa mga pangyayari. Pero kailangan nating ipagpatuloy ang buhay. Life must go on. Kahit sa kabila po ng mga pangyayari, kailangan magpatuloy ang buhay. Yan ang pinaka-importante. Yan ang frame of minds na kailangan nating itaguyod sa ating paglilingkod at sa ating mga samahan dito sa Puerto Princesa at buong lalawigan po ng Palawan. By the way, believe ako sa dating kasama natin sa isang malaking networks din ng radio. Medyo bata-bata pa kami noon. Pero ngayon ay kasalukuyang kongresista siya ng Lone District o Bacolod City, si Congressman Greg Gasataya. On his third term at saka chairman siya ng House Committee on Appointment, Senior Vice Chair ng Committee on Appropriations. Pero hindi pa rin nagbabago. Ganun pa rin siya. Siya pa rin si Greg na kilala natin, kaibigan, kumpare at kasama. Mula sa radyo hanggang sa lokal na pamumulitika noon. Pero malaki ang tsansa na magiging kasunod na alkalde ito doon sa Bacolod City. Good luck at maraming salamat every time na may chance tayo na makauwi kahit saglit. Talagang iniiwanan niya ang kanya mga appointment para makapag-usap tayo at binabalik namin sa aming mga alaala ang mga nakalipas na struggle mula sa tinatawag na broadcasting industry hanggang sa pamumulitika. Mga kaibigan natin,
dating vice mayor nung panahon na tayo ay bumalik sa konseho. Pero ngayon, number one councilor na rin. Si former vice mayor. Kamag-anak ito ni Vice Mayor Ali Leyson ng area po. Ng Culion. Si former vice mayor and now number one councilor. Bacolod City, Jude Tadeo Saison. Si Tuto Alespino. Councilor din. Kaibigan natin, maraming salamat sa oras at pagdamay sa panahon na of course kung sa mga Bisaya pa nalisdan ang amon pamilya. Marami tayong pag-uusapan ngayon sa umpisa ng ating palatuntunan sa patuloy nating pagdilingkod sa ngalan po ng Radyo Mo Nationwide. Kami po may mga tatak RMN dito sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan po ng Palawan. Alam natin ang Radyo Bistado, isang multimedia broadcasting facility. Yan sa area ng Barutac Nuevo, sa area ng Rojas City sa Capiz. At of course kasama ang Palawan Vanguard Online News Agency. Ay malawak ang maaabot sa ating paglilingkod sa mga kababayan natin dyan sa Western Visayas, sa Panay Island at sa mga Filipino sa buong mundo. Yan ang trend ngayon, hindi na natin pwedeng maiwasan, hindi na natin pwedeng matalikuran ang trend, no? Si kaklasing Jomari Hamili, nanonood ng live sa atin. Nako, naka-uwi ka na meet from America. Parang may Ruby Year Jubilee Celebration. Ang Bacolod City National High School. Humingi tayo ng mga paumanhin, no, sa ating mga kaklase. Nung pumunta sila sa aming bahay nung maliliit pa kami, para makiramay, hindi kami nagpang-abot. Kasi delayed ang flight ng eroplano. Dumating tayo doon halos malapit na mag alas 11 ng gabi. Minsan pahirapan din ang biyahe kasi peak season pa ngayon para sa mga yung iba pabalik pa lang sa kanilang mga probinsya, yung iba naman pabalik din sa mga lugar kung saan sila nabubuhay at namumuhay ngayon. Ulitin ko po sa mga napaka-abala. Sobrang busy sa buhay. Today is January 19, the third Thursday of January sa taong 2023. Ang Chinese New Year pala, Inday Kaila, hindi Febrero, ha? Enero ang Chinese New Year sa taong 2023, mga kababayan. Magandang umaga sa lahat ng mga kinatawan ng Radyo Bistado. Yan sa area po ng Iloilo City at lalawigan ng Iloilo. Sa nasasakupan ng Western Visayas, dyan sa isla ng Guimaras. Sa mga lalawigan ng Antique, sa lalawigan ng nanay ko. Sa Aklan at of course sa lalawigan ng Capiz. Teritoryo naman ito ng mga Rojas. Ang area po ng lalawigan ng Capiz. Magandang umaga kay paring June Capulot, kay Sir June Capulot, isa sa pinakasikat na mamamahayag sa larangan ng broadcast industry dyan sa area po ng Panay at sa buong area ng Kabisayaan. At maraming salamat din po sa lahat ng mga kasamahan natin sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. Lalong-lalo na po sa Rion 4 at sa Palawan 1780 Islands Eagles Club. Sa kanilang, of course, pagpadala ng mga mensahe sa pagkikiramay. Ganun na rin sa kapatirang Komando Baghawi Corporation. At sa buong puwersa ng kapatiran ng mga komando. Hindi lamang dito sa Puerto Princesa at Palawan, ngunit sa buong Pilipinas.
Maraming salamat po sa mga mensahe ng pakikiramay. Si Manang Adel, naka-message pa sa akin panahon, pero nung time na yun, pabiyahe na tayo pa uwi. Pero don't worry, Manang Adel, one day, no, bisitahin kita dyan. Kasi hindi pa tayo noon ganap na miyembro ng komando, ay pamilya na natin ito. Si Manang Adel at yung yumaong ama dito sa lalawigan ng Palawan. Mga kababayan, ang tamang oras ngayon ng Public Agenda Program. 1 minuto na po nakalipas sa oras na 8:00 ng umaga. Binanggit ko kanina na soon darating dito sa Puerto Princesa at Palawan. Kung meron tayong kasalukuyang available na mga produkto ng Premium D3, meron ding kapantay na produkto ito. Mabisa rin ang D3 Bayo, mga kababayan. Ito ay kakambal at kasamahan ng mga DTX 500. Ang tinatawag na magaling na pang-detox sa ating mga sarili, no? Kagabi nga kami ni kasamang John Paul Dacuco, ni Kuya sa John Paul Dacuco, ang ating Vice President ngayon sa PEDCO BIM Piaga Main Chapter. May na-encounter kami na yung parang yung ultimate na remedyo sa mga sakit na parang hindi na malunasan. Kumbaga sa ano, yung mga nasa bingit na. Yung tinatawag na ano, yung 911 ang tawag nila. Basta hindi lang 911, 911 lang, mga kababayan. So one day, sabi ko kay kasamang John Paul Dacuco, not for any reasons at all, ilagay mo siya sa himpapawid, interviewin mo siya. Kasi marami sa atin, mga kababayan, dahil sa lifestyle, bata pa, samut-sari na po ang mga iniindang karamdaman. Kaya kung minsan nakala mo yung kung sa mga Bisaya pa na ano ka, nasayangan ka ng pagbili ng mga gamot, pero pag maglanding ka sa ospital, nako, kung mamalasin ka, maubos ka, mga kababayan. Sa mga taga Rotary Club of Nara Central dyan sa Nara, Palawan, magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta ka na da, Manong Biboy Dimihilyo sa Pulot Sentro? At si Auntie Green, sabi ni Auntie Green, sabi niya na mimiss niya na daw ang boses natin. Si Manang Ting ninyo kanila upauwi ng Palawan. Magandang umaga kay Kusang Joel Eliazar sa ating kakusa. Magandang umaga po sa lahat ng mga kakusa at mga kuya natin. Magandang umaga at maraming salamat po sa inyong lahat. Again, ulitin ko po, doon sa mga mensahe ng pakikiramay doon sa aming pamilya, mga kababayan. Public Agenda! Tamang oras ng Public Agenda Program, 4 minutos na po nakalipas sa oras na 8:00 ng umaga. Public Agenda! Sa mga headlines gayon, kinatutuwa ng ilang mga federasyon at organisasyon ng mga magsasaka sa Pilipinas ang pahayag na lilisanin na po ni President Bongbong Marcos ang kagawaran ng agrikultura at ito ay magtalaga na ng kalihim para tumutok sa samut-saring problema ngayon na nakabalot sa sektor ng agrikultura. Public Agenda! Hindi na maintindihan, parang hindi na nga kayang i-monitor ng mga ahensya ng ating pamahalaan. Biglaan na lang tumatambad sa mga mata natin ang mga malamansanas kamalaki na mga sibuyas Bombay o mga bilog na sibuyas. Public Agenda! Pagkatapos, isa, dalawa, tatlong piraso lang ang presyo ay 300, isang kilo na o 350 dahil sa laki.
Actually, una ko nakita itong mga sibuyas na malamansanas kalaki sa Amerika. Ang lalaki talaga ng mga sibuyas Bombay doon o itong tinatawag na sibuyas na bilog. Pati mga spring onions, itong tinatawag na sibuyas dahon, grabe rin kalalaki ang nagliliparang mga sibuyas dahon o spring onions ngayon sa mga pamilihang bayan at mga supermarket. Public Agenda! Agenda! Sabi naman ng tagapagsalita ng Department of Agriculture ay wala pa ring records na nagpapakita na may mga imports na dumarating sa Pilipinas. E bakit doon sa mga merkado ng lungsod ng Pasig? At kahit dito sa atin, may mga nakikita kung ibang Chinese dealer na ang sibuyas nila ay kasing laki na rin ng mga mansanas. Ang problema, isa, dalawa, tatlo ang piraso, isang kilo, 350. Public Agenda! Agenda! Kahapon, Inday Carla, ang tahong, Diyos ko, ay ang tahong, ang talong. Apat na piraso, isang kilo. 250 ang kilo ng talong. Can you imagine sa ka makakita ng for the first time na ako, na-shock ako, na ang talong ay umabot na sa 250 ang kilo. Pagkatapos, duda ako na ang talong na binibinta kahapon sa nadaanan ko ay hindi talong na produksyon lokal yun. Kasi ang talong na binibinta kahapon, apat na piraso, medyo maliit konti, isang kilo na 250. Kung piliin mo yung napakahaba nga talong, nga daw talong sang paleko, mga kababayan, tatlong piraso lang isang kilo, 250. Public Agenda! Agenda! Ibig sabihin, kung ayaw mong kumain ng baboy dahil mahal ang karne ng baboy, kung ayaw mong kumain ng karne ng baka dahil mahal, kung ayaw mong kumain ng manok dahil kontra sa katawan mo, kung ano mga dahilan dyan, gusto mo kumain ng tortang talong. Ako, sa tortang talong ngayon, kailangan meron kang 300 pesos. Kasi pati itlog ngayon ay nagmahala na. Public Agenda! Agenda! Tumaas na ang presyo ng mga itlog. Maliban lamang sa tinatawag nating itong locally produced na mga itlog ng itik. Yung itlog ng bibi. Yan ang hindi maintindihan ngayon. Maliban dyan, kinukulang pa ng supply ng itlog. One time sa internet, may nakita ako na ang itlog o ang itong production ng mga itlog ay artificially made. Hindi ko alam kung plastic, kung ano. Hindi ko maintindihan. Basta nakakaproduce ng itlog. Millions of eggs in a matter of hour. Kaya lang ang question, anong klaseng itlog yan? Baka makakasira at makakasama sa physiological system nating mga tao. Ang itlog na hindi iagawa as mass laying mass o produkto ng tinatawag na mga layers ng itlog. Ito iya is artificially produced na mga itlog. Di natin alam kung itlog yan o plastic yan o kaninong itlog yan ang galing. Public Agenda! Agenda! Kaya nakakalungkot, maliban sa nakakalungkot, nakakapangilabot na ngayon ang presyo ng mga bilihin. Pumunta ka sa supermarket, sa mga dilatas, tingnan po ninyo, ay hindi na biro ang presyo. Pumunta ka sa mga talipapa, naku, mas lalo. Pumunta ka doon sa mga bagsakan, kung minsan wala ka rin pagpipilian kasi ang bagsakan na kung minsan tinuturing natin na doon ka makakuha ng medyo mas murang gulay, kamote o ano mga sources of green leafy vegetables. Iyang presyo parang nasa merkado na rin. Dati makabili ka pa ng mga sitaw at isa ka bugkos. Ngayon ako ginano na rin. Ginakalaging, ginaatado na ang wars. Mas mahal pa ngayon ang presyo ng mga isda kaysa presyo ng mga karne. Hala kayang walang bola, walang paligoy-ligoy, diretsyong pinupuntirya ang problema ng masa. Ito ang Public Agenda! Public Agenda! Public Agenda! Agenda! Alas 8:10 ng umaga, maraming nagtatanong ano daw ang weather update, ano sitwasyon ng
ng panahon ngayon. Kasi unti-unti na ring nararamdaman natin ang init, ang humidity sa panahon na magpatuloy ang init, mga kababayan. Kaya lang, dahil sa epekto ng hanging amihan at sa mga minsan na mataang mga low pressure areas, ay patuloy pa rin nating mararamdaman ang lamig ng panahon. Marami nagsasabi na kailangan hanggang matapos pa ang Pebrero, indeed tama yan. Kasi sa mga araw na ito hanggang Pebrero, pag pumunta ka ng mga Tokyo, Japan, pumunta ka ng mga South Korea, pumunta ka ng Hong Kong, kahit sa ibang bahagi ng People's Republic of China, mas malamig sa panahon ngayon ikumpara mo sa panahon ng Disyembre. Public Agenda! Agenda. Makusog ka. Makusog ang kamay mo sa panahon ngayon. Kaya sa mga nagtatanong, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na ang kanilang pamumuhay at ang takbo ng kanilang kabuhayan ay inaasa sa pag-usad ng panahon day to day, alam naman natin, pagtaglamig, uobra ang negosyo na mainit. Sabaw, kansi, kasama ang batsoy, kape, chowlong. Hindi uobra ang ice cream pagtaglamig. Pagtag-init naman, nako, panahon naman ng mga sorbete, ice crumble, ice cream. At panahon ito ng mga tinatawag na coolers. Coolers nga negosyo, yung uso na ngayon yan eh. Pati mga tubo, pati mga sugar cane sa Metro Manila, may mga malls na talagang ino-offer na itong tinatawag na katas ng sugar cane o tubo. Public Agenda! Agenda! Yan din kinuha ang mga sangkap ng DTX 500 sa mapait na extract ng tinatawag na de-sugar cane extract, mga kababayan. Ang ulat sa panahon ngayon, ito ang sinasabi ng ating pag-asa. Ang Aklan, Capiz at Northern Samar, kababanggit lang natin ng mga area sa Panay, Western Visayas, dahil dito sa ating simultaneous broadcast sa pamamagitan ng Palawan Vanguard Online News Agency at sa mga kumakalat na mga radyo bistado sa mga areas ng Barutac, Nuevo, Capiz, Aklan at ilang bahagi ng Western Visayas, sa pamamagitan ng multimedia platform. Public Agenda! Agenda! Ang Aklan, Capiz at Northern Samar ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng shoreline. Ang natitirang bahagi ng Visayas ay makakaranas din ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot din ng shoreline at ang / localized thunderstorms. At ang Palawan, take note mga kababayan, ang mga taga Puerto Princesa at mga kasimanwa natin dito sa buong lalawigan ng Palawan. Public Agenda! Agenda! Ang Palawan at ang kasama ang Kalayaan Islands at ang Occidental Mindoro ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa tinatawag na papawirin na may mahihinang pag-ulan dulot ng amihan. Kaya hindi tayo magtaka pagdating ng hapon kung minsan makikita natin unti-unting medyo nagaitim, nagagrayis ang kaulapan dahil pa yan sa epekto ng hanging amihan. Minsan naiipon pagdating ng gabi, nagkakaroon pa rin kung minsan ng tinatawag na manakanakang pag-ulan. Katamtama naman hanggang sa malalakas na hangin mula sa hilagang silangan hanggang sa silangan ang iiral sa buong Visayas, Palawan, kasama na ang Kalayaan Islands at sa Occidental Mindoro na may katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Public Agenda! Agenda! Pag sinabi nating maalon na karagatan, alam na ng mga mangingisda yan kung anong klaseng bangka de motor ang kanilang gamit, ang kanilang dinadala. Kasi alam din nila yan kung kaya nilang pumalaot doon sa medyo maliit at masyadong maliit na. Alam din nila yan ang tempo at ang tiempo at ang panahon
kung kailan lang sila pwede pumalaot, no? Palagi nating sinasabi sa mga mahal nating kababayan, mga mangisda, na huwag tayong sumugal sa hagupit ng karagatan. Kasi kuminsan mahirap na, no? Sa sobrang pagsusumikap natin, sa sobrang pagpupursigi, sa sobrang pagtataguyod ng buhay, eh magiging walang kwenta yan kung ang kapalit naman ay ang ating buhay. Lalong-lalo na po kung ang ating kalakasan, ang ating pagiging buhay lang ang dahilan para makabuhay tayo ng ibang tao. Hala kayang walang bola, walang paligoy-ligoy, diretsyong pinupuntirya ang problema ng masa. Ito ang Public Agenda. Alas 8:16 ng umaga, mayong aga sa kay Manang Lalain Alihano diyan sa City of Smiles, no? At of course sa kay Miss Tina Balcueva, ang ABP ng PEDCO BABC diyan sa bayan ng Brooks Point, mga kababayan. Isa sa mga sentro ng pinag-uusapan ngayon ay ang biyahe. At nakailang biyahe na po, ilang international traveling na ang ating mahal na Pangulo, si President Bongbong Marcos, mga kababayan. At ayon sa mga health sa mga economic experts, kasama niya doon ang kalihim ng NEDA, itong National Economic Development Authority, na nagsasabi na isang matagumpay ang biyahe ng ating Pangulo doon sa Switzerland. Ang Switzerland, alaman naman natin, ay isang neutral continent ito. Kahit anong giyera, kahit anong bombahan, kahit anong patayan sa buong mundo, touch me not pag dumating sa area po ng Switzerland. Kasi ito ay isang neutral na kontinente kung League of Nations ang pag-uusapan. Public Agenda! Sa mga headlines natin ngayong umaga sa Public Agenda program sa ating paglilingkod, mga kababayan, isang kawani mula sa hanay ng City Anti-Crime Task Force at City Solid Waste Management Office ang nagpositibo sa isinagawang surprise drug testing. Naku po. Dapat bilang kawani ng gobyerno, pinakamataas ka man na lingkod bayan o pinakamababang antas o level, bilang kawani ng gobyerno ay hindi talaga pwede na nandiyan ka kung ikaw ay involved sa ganitong klaseng usapin. Kasi ang mga kawani ng pamahalaan, kahit hindi ka pa civil service eligible, kahit hindi ka CISO passer, kahit subgroup o kahit wala kang eligibility, basta na sa rank and file ka ng gobyerno, you are considered as a modelo. Kasi public service ang pinag-uusapan dito. How could you invoke ng moral ground o moral clout sa pinaglilingkuran mong constituency o turf o nasasakupan kung ikaw ay, naku, positibo sa kagaya nitong trade o involvement sa paggamit ng illegal na droga? Public Agenda! Ibig sabihin, napaka-awkward, napaka-ironic, if there is such thing as irony, napaka-ironic ng ito, ganitong sitwasyon. Pero umaasa tayo na hindi ito pwedeng itolerate ng city government. Alam natin na walang mayor, walang konsehal o walang head of department na pwedeng kuminsinti o pwedeng pumayong sa mga ganitong klaseng kalokohan. At ang mga bagay na ito, human as we are, naawa tayo lalo na sa mga drug users na kailangan nire-rehabilitate ng ating pamahalaan para makabalik sa mainstream ng ating lipunan. Pero kung medyo talabak na at gumagamit talaga at hindi nakapakipakinabang sa tinatawag na public service, ialam na ng pamahalaan kung anong gagawin nila. Kasi napakalaking black eye ito sa tinatawag na public service. Public Agenda! Kung sa bagay, nakita natin ang balita na kinonfirma ito ni City Information Officer
at hepe ng ating anti-crime task force na si Sir Richard Digat, na may isang kawani na nagpositibo sa isinagawang surprise drug testing mula sa hanay ng City Anti-Crime Task Force at Solid Waste Management Office. Sa panayam ng mga media sa kay CIO Ligad, hindi pa umano na ibigay sa kanya ang kabuuang listahan na naging resulta ng isinagawang drug testing nitong nakalipas na January 17 o noong nakalipas lamang na araw ng Martes. Dahil may karamihan at may karamihan ang mga kawaning sumailalim dito, ngunit kahapon ay may nakumpirma ng isang kawani ang nagpositibo, mga kababayan. So kahapon, isa pa lang pala ang nagpositibo. So may posibilidad pa na baka madagdagan pa ang nagpositibo. Yung malaking problema yan, mga duduy. Eh? Kasi hindi nyo pwedeng ikubli ang mga ganitong gawain sa pagiging empleyado ng pamahalaan. Mas lalong may kalalagyan kayo sa mga bagay na ito. Public Agenda! Agenda! Ayon pa kay Sir Richard Liga, dahil sa umiiral na Privacy Act, kung kaya't hindi pa nito maibibigay ang detalye sa pagkakakilanlan ng naturang individual. Siniguro naman ito na ito ay otomatikong tatanggalin sa tungkulin at bibigyan ng panahon upang isumiti ang sarili sa rehabilitation center. Opo. Matatanda ang nauna nang sinabi ni Ligad na importante sa kanya na malinis ang hanay ng mga opisina sa kanyang pangangasiwa, lalo na't sila ay ang nagpapatupad ng mga batas kontra sa kriminalidad sa lungsod, kabilang na rito ang pagsugpo sa illegal na droga. No? So, isang noble mission at objective na kailangan meron tayong tinatawag na cleansing process. Naalala nyo nung mga nakalipas lamang na mga araw, para nagkaroon ng mali yung term na gamitin na impasa o hayatus. Actually, kung ako, ang nangyari sa PNP at sa Armed Forces of the Philippines ay tension. Tension. Yung iba naman, sinasabi nila, para nagkakaroon ng movement sa ilalim. Parang may movement na hindi naaayon sa tinatawag nating normalcy sa Kampo Krame at sa Kampo Aguinaldo. Pero agad naman itong pinabulaanan ng mga tagapagsalita ng Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines na walang movement, walang movement, mga kababayan, na leading to the effect na para magkaroon ng kaguluhan. Kasi mga loyal at professional soldiers, ang mga sundalo at mga opisyalis na nasahanay ng Armed Forces at PNP. Lalong-lalo na, nagkaroon ng balasahan sa PNP ngayon. Public Agenda! Agenda! Mga kababayan, ang ating tagapagsalita sa lungsod ng Puerto Princesa at the same time happy ng ating anti-crime task force, si Sir Richard Ligad sa linya natin. Sir Richard, magandang umaga po. Happy New Year. Magandang umaga po, Manager Alex. Happy New Year po at mapagpalang araw po sa ating lahat. Okay, kamusta na ang ating kuya, si Kuya Richard Ligad, no? Paano? Kamusta ka na, sir, after the passage of all those yung mga pagsubok sa na pinagdaanan natin last year, na at least thank God, lumabas na talagang katotohanan is katotohanan. Kaya there you are, still very active na naglilingkod sa mga mamamayang taga Puerto Princesa. Gaya nga naman po, nang nasabi ko sa inyo, Manager Alex, noong paman, ang panging legacy ko lang na maiwan dito ay diretso ako makakatingin sa inyong mga mata pagka dumating ang panahon. Okay, ang problema, hindi pa tayo nagkita eh. Pero magkita tayo siguro. Sigurado ba nagkita tayo, talaga titingnan kita sa mata. But anyway, jokingly aside, sir, we are glad na ang ginagawa po ninyo, lalong-lalo na po sa hanay ng Anti-Crime Task Force, ay indeed, hindi lang tama ito, but ito po ang pinaka-appropriate na gawain. Na sometimes, how could we institute reforms kung mismo sa hanay natin may kailangan pala tayong i-reforma, no? Kaya itong random o surprise drug testing,
is very laudable, no? At hindi naman lingid sa kaalaman natin na kahit sa hanay ng PNP ngayon, mga general, mga koronel, sa panawagan ni Secretary Abalos, ay kusang loob na pansamantala nag-tender ng resignation at the same time submitting themselves for an outright at instant drug testing. So, anong nangyari dito? Ano ang punot dulo nitong ginawa mo sa Anti-Crime Task Force at sa ibang kawani nito, which I know the purpose is to cleanse the organization? So, anong kabutihan at kagandahan na maidudulot dito sa inyong paglilingkod sa pamamagitan ng pagsugpo ng kriminalidad sa Puerto Princesa, sir? Una-una, Manager Alex, ano, para din po sa kabatiran ng ating mga kababayan, ito po ay hindi lang natin nung isang araw ginawa. Ano? Ito, twice na nating ginagawa. Mm-hmm. Twice na nating nagawa, actually, noong before the pandemic and during those pandemic. Ano? Pero hindi nga lang masyadong na-highlight. Mm-hmm. Kasi unti-unti lang kami noon. Pero ito, kahapon, nung isang araw pala, rather, sorry, talagang halos sa lahat kami, no? Kasi nung mga previous years doon sa anti-crime, nakakuha kami ng dalawa na nag-positive nung una, no? Sunod, nung mga nakaraan ay nagkaroon pa kami ng isa, no? So ngayon ay na halos clean, no? 100% po ang anti-crime natin ay walang problema. Okay. So ang nirerespeto natin ang privacy law. Yeah. Pero ang automatic na ginagawa natin dito sa Richard, sa hanay natin, ay automatic tinatanggal natin sa kanilang panunungkulan. Apo, kinakausap po natin na they should submit themselves for rehab, uh-huh. No? Reform, pahinga muna. Kailangan niyang, siyempre, kailangan tulungan niya yung sarili niya dahil hindi naman po pwedeng naglilingkod sabay may ganong problema dito, no? Eh, hindi naman huubra yon, Manager Alex. Yes. Mas lalong hindi yun pwede. Yung automatically, sad to say, talagang matatanggal muna siya sa hanay ng ating task force. Tama yon, kasi halimbawa, ipagpalagay na natin, may isa kayong operasyon, may hindi instant, may nahuli kayo kasama mga otoridad natin na naghihitit ng droga dyan. Iba ka biglang sumigaw at sabihin, bakit nyo ako inuhuli? Sa hanay nyo dyan, may taga-hitit din dyan. So, parang ironic at awkward. Tama yan, kaya maganda ang intention nito para at least walang doubt ang publiko. At mas lalong mabolster o mas lalong mapalakas ang tiwala ng publiko sa Puerto Princesa sa anti-crime task force natin, sa Richard Digan. Tama po yan, no? At nang sa ganun, ibig sabihin, nakakasiguro tayo na yung mga umahawak sa posisyon na yan, yung mga nagsiservisyo sa atin, ay walang ikang ay walang bahid na talagang siya ay tama yung uno niyong nasabi. Nag-i-implement kayo sabay yung isa sa kasama ninyo, ganyan pala, di ba? Correct. So, tama po yun. Sa alimbawa, sa pagtanggap naman ng mga empleyado, kasi hindi naman lahat ng panahon ang kung sino nakaupo na empleyado habang buhay siya dan unless hanggang maabot niyang retirement. Sa pagtanggap naman ng mga miyembro ng task force natin, siguro medyo mahigpit ang qualification at characteristics na inahanap niyo rito, Sir Richard. Opo, trabahong may puso ho talaga pagtanggap ng trabahong ito, no? Trabahong may puso at saka talagang ang ano isa magserbisyo. Alam mo, ito lang yata yung ayensya sa amin, ay yung mga yan. Kaya minsan medyo maluwag din ako pag nakikita yung medyo naidlip-idlip dyan. Uh-huh. Sila lang talaga ang imbisang pasok ng gobyerno, 8 oras sila, 12 oras. So bagay nakikita ko yan kasi kung minsan, hating gabi na makikita ko pa yan yung iba dyan naka-standby sa isang kanto sa mga strategic na area. Na nakikita natin talagang natutuwa tayo kasi they mean business sa kanilang trabaho. Yan ang kahalagahan, ang not only the safety but public order of Puerto Princesa City. Makasabi tayo na we are in good hands, no? Kamusta ang crime rate ng ating lungsod ngayon, Sir Richard? Sa atin, manong Diyos, kasama mga Manager Alex, sa amin, sa statistics kasi
yung nai-report lang sa amin, kaya yung pwede kong maibahagi sa iyo, mm-hmm. yung doon lang sa anti-crime, yung ano, eh bumaba naman po, no? Yung mga tawag sa atin ng responde, ng mga away-away, grupo-grupo, bumaba rin po, no? So nagpapasalamat tayo. Yung ating tinatawag na pabaho-baho, medyo na ano sila ngayon, yung mga gulo, mga rambol, kabataan, bumababa na rin po. So nagpapasalamat po tayo. Sana unti-unti nilang nare-realize na mali yung ibang mga ginagawa nila, no? Eh, maliban doon, eh, okay naman po. Wala tayo as of the moment ini-implement pa na curfew, no, sa Puerto Princesa? Meron po, yung sa minor lang po, no, yung below 18, na mm-hmm. kapag nakikita natin sa gabi na walang kasamang, ano, yun, nako-curfew natin yun. Ngayon, nagbawas din yun. Oh, okay. Kasamang, Manager Alex, bawas din po yun. Dati, dami yun eh. That's good. Pero ngayon, nagbawas na yung tuwing Sunday, nakikita mo yung mga kumpok na kabataan, makapag araw ng Linggo, na talagang para akala mo, wild sila na nakawala, mm-hmm. eh, nagbawas din po yun. Kasi pagka may ganun na nakita natin, nagpapahinga sa Baywalk, tapos eh, maingay, di ba? Yung para akala mo, wild na sila. Mm-hmm. Pag wala ho sila kasi kasamang 18, pinapauwi na ho natin. Kasi wala naman ho sila talagang ibang intensyong gagawin doon. Delikado talaga eh. Tama, no? Yun. Ang kasi mga minor. Oo, mga minor. So, naiintindihan nila. Ngayon, pag kami kasamang 18 na ano, pinapakalma natin sila, sinasabi natin sa 18 yung responsibilidad na kung may mangyari dyan, ikaw pwede ka ng kasuhan. 18 ka na. So, naiintindihan naman nila yun, Manager Alec. So, anyway, ang tiwala ng taong bayan ay nasa inyo pa rin. Ang hindi lang tiwala, ngunit malaki ang pananaw at pag-asa ng mga taga Puerto Princesa that in your hands as anti-crime task force chief natin ay patuloy na mas lalong magiging tahimik at magiging orderly tayo, hindi lamang sa gabi, ngunit maging sa araw, 24/7 naman ang operasyon ng mga kagaya nitong ahensya. Maraming salamat sa paglilingkod at walang sawang pag-alay ng tunay na paglilingkod sa mamamayang Puerto Princesa, Sir Richard. Siyempre pa, Manager Alex, ang pinapasalamatan ko rin, nandyan yung tiwala ng ating punong lungsod, no, ni Mayor Lucilo Arbayron. Eh, ang tiwala niya naman nandyan sa atin at tiniwalaan tayo. So, in return, ginagampanan din naman natin to dahil ang naniniwala ko ay siyempre yung mandato niya ay mandato rin ng mga mamamayan natin. So, yun din, nagpapasalamat din po ako. Salamat sa oras, Sir Richard Ligad. Magandang umaga po. Maraming salamat po at mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Okay. Public Agenda! Agenda! Alas 8.33 na po ng umaga sa Public Agenda Program. There you are, nakausap natin si Sir Richard Ligad. No? Medyo marami ang ginagampan ng tungkulin nito. Ang kanyang, of course, alam natin ang kanyang pinakamataas na appointment ay ang pagiging tagapagsalita ng ating lungsod as City Information Officer. All at the same time ay kasama sa kanyang posisyon, concurrent, ang pagiging hepe ng Anti-Crime Task Force at ang Solid Waste Management. So, actually, ibig sabihin yan, with the volume of appointments and jobs na nakapatong sa kanyang balikat, pagkatiwalaan ka ng mayor sa mga ganyang posisyon, ibig sabihin, you are worthy, no? Karapat-dapat kang ilagay dyan. At saka, kung titingnan natin ang sitwasyon, wala naman tayo nakikitang so far na problema, no? Ang crime rate natin, I agree. Ang crime rate natin ay hindi lamang mababa, ngunit realistic itong crime rate natin. Merong mga, ang tawag dyan, petty crimes, itong mga habulan ng mga bata, nagsisigawan sa kalsada, yung mga nagapakitang gilas, kuminsan may mga rambulan, pero sometimes ang mga minor di edad ay nasa confines pa ito ng supervision ng mga magulang dapat. Kahit ano pa ka-advance ng buhay natin ngayon, kahit ano pa kasabihin natin, nasa internet era tayo, in the millennial world, hindi pa rin mawawala ang obligasyon natin basic bilang mga magulang.
Di kagaya natin noon sa henerasyon natin, bago mag-alasays ng gabi, kahit anong yugyugan dyan sa kalye, kahit anong pikyaw dyan o anong laro, mga tumba patis o tumba preso. Public Agenda! Agenda! O anong mga laro noon, bago mag-alasays na ko, kuripad ka ng takbo, kailangan mong umuwi sa bahay ninyo. Kasi balbal sarado ka doon. Dugubuli mo doon sa sa siniad nga kuman nga halanos o inughanot. Lalong-lalo na kung ang inughanot mo ay paklang sang bayabas, pagkatapos siniad pasto nga, biniak pa na ko, matalim. Public Agenda! Agenda! Alala ko tuloy ng mga panahon na mga kabataan pa natin. No? Pagdating ng bago mag-alasays, kailangan nandun ka na sa bakuran o sa bahay ninyo para mag-homily. O mag-angelos pala, I'm sorry. Ang homily sa pare yan, sa mga religious leaders yan. Kailangan mong umuwi para mag-angelos. Yung iba nag-novena, yung iba nag-rosaryo. Mga kababayan. Pero sa panahon ngayon, ako, pati hugas ng pinggan, hindi mo na mautusan ang bata. Titingnan ka pa ng masakit sa mata. Kasi busy at abala siya sa pag-ML. Abalang-abala sa computer. Kung minsan nagkakain, ang kanang kamay ay nasa kutsara, ang kaliwang kamay ay nasa cellphone. Public Agenda! Agenda! Nako, kung panahon siguro ng henerasyon natin, sa mga kaedad natin at medyo nauna sa atin o kasunod sa atin ng konting edad, kung sa panahon natin yan na may mga ganyan, nako, baka ipaulam sa'yo ni tatay mo at ni nanay mo noon ng cellphone. Public Agenda! Agenda! Pero sa henerasyon ngayon, kaya speaking about sa katatapos lang na interview natin with Sir Richard Ligan, hindi natin sabihin na nasa boundary na mga anak natin. Nasa boundary na ng independence at freedom. Kasi habang hindi pa mga legal ang edad niyan, may pananagutan pa rin ang mga magulang. Kahit hindi nauso yung mga angelos noon, let's say, hindi nausong kailangan ka umuwi, kailangan alam ng tatay o alam ni nanay kung saan ang anak niya na minor de edad, bakit din niya nakauwi, saan napunta yun? Yun ang mahalaga. Kasi hindi naman pwedeng ipaubaya natin sa otoridad. Hindi naman natin pwedeng ipaubaya sa mga ahensya ng ating pamahalaan. May responsibilidad tayo na basic para sa kapakanan na rin ng mga anak natin, lalong-lalo na po kung mga minor de edad pa ang mga ito. Public Agenda! Agenda! Sa bagay, may kasabihan natin, nagpasaway ganing mga edad, saway ganing malam ang minor de edad pa. Di ba? Sa bagay, marami sa lawayon din na ano eh, na buminsan asal sobra pa sa minor de edad. May mga matatanda na kuminsan sobra pa sa asal bata ang mga nangyayari. Public Agenda! Agenda! Alas 8.38 na po ng umaga, mga kababayan, nasa communication line natin ng ating gobernador. Hindi gobernador na nanawigan ng Palawan, ha? Si Governor Victorino Denis Socrates yun. Ito iyang gobernador ng Rion 4 sa kapatiran ng Aguila. The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, si Kuya Kusa natin, Gob Rod Haka. Mula dyan sa Barangay Santa Cruz, Puerto Princesa City. Public Agenda! Agenda! Siguro si Kuya Sa, si Vice Governor Larry De La Puerta na sa Manila ngayon. At abalang-abala naman si Kuya Sa kapatid na Jay Liaban sa programa ng Department of Agrarian Reform. Sa split program, magandang umaga ha, sa mga taga-split program. Kamusta pala ang barangay Labog ni Kapitan Francisco? Parang apektado kayo ata nung panahon na binaha ang bayan ng Brooks Point at Sofronio Española. Magandang umaga ha, kay Kusang Jerry Balangge dyan sa barangay San Miguel. Ganun din of course sa kaharian ng ating atisa sa teritoryo tayo ni Kapitana Gloria Miguel.
dito sa Barangay San Manuel nag-broadcast. Public Agenda! Agenda! Kasi dito matagpuan ang broadcast center ng RMN, mga kababayan. Radyo mo nationwide sa Barangay San Manuel. Sa kaharian ni Kapitana Gloria Miguel. Marami sila, balang araw, baka lahat ng kapitanes dito sa 66 barangay sa Puerto Princesa, kung hindi natin kakusa, kakuya o kaate. No? Again, na lang ni Ate Jo Serna, dito naman sa area ng Tinigiban. Public Agenda! Agenda! Si kakusa natin, ngayon kuya na rin ng barangay Mandaragat, Jerry Abad. Ano nangyari kay Kapitan Kukoy Gabuku, kapitan namin sa San Pedro? Hindi ba natuloy yung pagiging kuya niya sa Aguila? Baka sobrang busy lang si Cap Kukoy. Public Agenda! Agenda! Pero si Kagawad Tabang dito ay kusa natin yan eh, alam ko eh, sa San Pedro. Pero si Kapitan Jerry Abad ay hindi lang kakusa, kakuya na ngayon. Si Cap Jerry Abad ng Mandaragat. No? Nakalimutan ko lang yung pangalan ng kapitan ng barangay Tanabag. Pero ang alam ko, nasahanay din ang kapatiran yan eh. Kakusa din yung kapitan dyan sa barangay Tanabag. Iba lang araw, baka dadami ito ang mga magiging kapitan. At malay nyo, kasi nandyan na ngayon, handang maglingkod sa inyo sa barangay Inagawan Sub si Kuya sa Edwin Langgote. Public Agenda! Agenda! Diba? Yan na ngayon, si Kuya Kusang Edwin Langgote, ang butihing ama ng aming club president sa Palawan 1780 Islands Eagles Club na si Kuya Rodney Langgote. Public Agenda! Agenda! Pwerte ka gwapong presidente sang Eagles Club, Palawan 1780 Islands Eagles Club. At malapit na rin makabuo ng mga panibagong Eagles Club at Lady Eagles Club. Gagaya na lang ng Palawan Vanguard Eagles Club at Palawan Vanguard Lady Eagles Club. Kay Ate Sally Amaina, siya ang magiging interim president dyan. Kaya lang parang hindi ko na siya nakita ngayon. Public Agenda! Agenda! Busy lang siguro sa kanilang trabaho. Sila ni Ate Ayan magpartner eh. Dito naman iya sa Palawan Vanguard Eagles Club, pwede ritong umanib ang ibang mga kababayan at kaibigan natin. Sa pangunguna naman ito ng ating magiging interim club president na si Vice Governor, si Kuya Sa Larry De La Puerta. Public Agenda! Agenda! Siguro si paring Jun Kapulot ng mga Radyo Bistado Online dyan sa Iloilo at Panay Island, pwede kang magpamyembro dito sa amin. Pwede kang magiging kabilang sa Palawan Vanguard Eagles Club. No? Kahit you are from a distance, pwede. Mas maganda kung may exposure ka rito sa Puerto Princesa at dalawigan ng Palawan. Because ang mundo ngayon ay maliit na para sa ating lahat. Because of this patuloy na pag-evolve at patuloy na pag-usad ng tinatawag na internet era. At sa mga computer ngayon, mga gipang na lang ang presyo. Dati, mabaklan ka cellphone. E ngayon, maraming kagaya nitong cellphone na may kagat sa buli ang tatak. Nga kung minsan, palmak man, diyan sa mga sa mga store maliit-lihit, nako, ang daming makita mong cellphone nga may kagat sa buli ang tatak. Kaya lang pag binili mo mura lang siya, nako, kinaumagahan, 'di ba, touchscreen, kinaumagahan screen na lang ang naiwan, wa, hindi mo na ma-touch kasi nagapilit na. Sa madaling sabi, pikoy pala. Public Agenda! Agenda! Itong, alam mo, grabe ka masilan itong cellphone na may kagat sa buli. Pagkatapos, pag lumabas ang bagong modelo, parang automatically sila mismo ang nag-shutdown ng buong system ng mga modelo na nalipasan na ng panahon. Dako, ako nakailang ganito na may kagat sa buli, pang pito. Mula sa 3G
hanggang nag 4G, nag 5G. Naku, ngayon hindi mo na mapakinabangan ang mabuti pa nga itong mga cellphone ng tag 25. Siyan lampos mo sa baldusa o kahit ibasagin mo sa dingding. Naku, kahit itapon mo gumagana pa. Matibay. Matibay. Kaya itong, alam mo, itong produksyon ng People's Republic of China, nung unang palabas nito, medyo hindi rin mapuslan sa banwa. Pero ngayon, yung technology nila, itong ang dulo ay we, ay, grabe na. Diba? Grabe na talaga ang infused and added technology advancement nitong telepono nila o company na ang dulo ay we. Diba? Ayoko magitin ang buong ano kasi walang commercial value yan. Public Agenda! Agenda! Well, doon, mas nauna pa itong ang dulo song. Nauna pa ito. Diba? Yung dati pag may telepono ka na, yan ang nag-champion ng tinatawag na Android application. Ang song. Ang dulo ya song. Pero parang humina ata itong song. Parang humina siya ngayon. Parang lumakas itong si Wei. Mahal pa. Mahal kasi parang na-perfect na nila ang system. Kaya lang, maraming takot gumamit ng Wei kasi baka may kasamang kwan, letter V. Public Agenda! Agenda. Diba? So anyway, technology lang yan. Pero ang alam ko, Pilipina symbol man yan. Mga piyesa lang nga. O baka dito na nga yan ginagawa eh. Sa totoo lang. Nakapatent lang. So, kung sa bagay, yan sinasabi ko maliit na mundo ngayon. Dahil sa influx of global technology in this millennial era. By the way, speaking about baha, may dalawang tulay ngayon sa bayan ng San Vicente sa mga bumabiyahe. May dalawang tulay ngayon sa barangay Karuray sa bayan ng San Vicente. Dalawang tulay ito. At ito ay matagpuan sa barangay Karuray sa bayan ng San Vicente, Palawan. Sa ngayon ay hindi siya pwedeng madaanan dahil sa pagbaha. Sanhi ng ilang araw na nararanasang low pressure area. Kaya sa mga bibiyahe patungong San Vicente, may dalawang tulay sa advisory ng ating PDRRMO at sa MDRRMO mismo ng bayan ng San Vicente sa ilalim ni Mayor Amy Alvarez. Public Agenda! Agenda! Kung hindi ako magkakamali, si Mayor Amy Alvarez ang presidente ng League of Municipalities sa lalawigan ng Palawan. Primera klase din ang kanyang bayan eh. So, ang advice na may dalawang tulay na hindi passable, hindi pwedeng madaanan sa ilang bahagi ng lalawigan ayon sa kay SK Chairman Francis Agaba ng Barangay Karuray sa isa rin sa mga na-stranded na mahigit 5 oras. Kasi tumaas ang level ng tubig sa ilog at umapaw sa dalawang tulay sa nabanggit na lugar sa Barangay Karuray, San Vicente. Public Agenda! Agenda! Nasira na rin ang detour na kanilang ginagamit. Naalala ko naman ang maasin, no? Naalala ko maasin, stranded kami sa Barong-Barong. Sabi ni Kumpay Turing Manalo, sabi niya, Kumpay, kailangan makauwi tayo. Sabi ko, may option tayo, pwede makauwi. Buhay pa si Kuya Akot noon. Kami ni kasamang Raymond. Sabi ko, kung gusto mo talaga umuwi, simple lang. Buhatin natin ang van at itawid sa umaapaw na tubig dyan sa ilog. Sabi, ay, hindi pwede. Kaya doon kami natulog sa Brooks Point, sa istasyon. Public Agenda! Agenda! Tapos kinaumagahan, doon kami dumaan sa Panalingaan at Baya Rizal. Dumaan pa ng Batarasa sa teritoryo ni Honorable Mayor
Haji Abraham Abi Iba. Public Agenda! Agenda! Nasira rin umano ang detour sa kanilang ginagamit at halos ito binabalita natin ito para sa mga may balak magpabayan ng San Vicente. Medyo baka mahirapan kayo ngayon. Nasira rin umano ang detour na kanilang ginagamit at halos masira na rin ang matagal ng ginagawang tulay na luba umanong delikado sa mga dumadaang residente. Naging pahirapan umano ang pagtawid ng mga residente, lalo na ng mga estudyante na papasok at uwi mula sa eskwelahan kahapon kung saan ang ilan ay hindi na umano nakapasok mula sa new site patungo sa Karuray National High School. Naantala rin umano ng ang biyahe na mga sasakyan papasok at palabas ng kanilang barangay. Samantala, sa karagdagang ulat tungkol sa nagiging non-passable na dalawang tulay sa barangay Karuray, San Vicente, isang lalaki ang naiulat na nawawala kagabi o noong nakalipas na gabi matapos na di umano'y tangayin ng malakas na agos ng tubig. Subalit sa huling ulat mula kay punong barangay Bernardo Burha ng barangay Karuray. Can you imagine? Nasa lugar na rin umano ang mga tauhan ng MDRRMO ng Bayan ng San Vicente para magmonitor at umalalay sa mga apektado ng pagtaas ng level ng tubig. Ayon naman sa PAGASA sa ating Weather Bureau, patuloy na mararamdaman hanggang sa mga susunod pang araw ang masamang panahon at malalakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi dito sa lalawigan ng Palawan. Public Agenda! Agenda! Alam mo, ang mitigating measures, naalala kong sinabi ni yung mahal nating dating gobernador na ngayon ay kongresista sa 2nd District ng Palawan, Jose Chavez Alvarez, na kailangan ang pag-address ng problema kagaya nitong kung paano i-mitigate ang mga baha ay kailangan pang long term ang paggagawa kagaya ng mga riprops na yan. Kailangan ang riprops hindi giphang matibay. Yung pagdiklag ng mga rivers na naaayon sa disenyo ng mga inhinyero ay dapat gawin. Ibig sabihin, we are more on precautionary than being reactionary sa panahon na magkakaroon na po ng problema, mga kababayan. Public Agenda! Agenda! Kaya si Senator Cuco Pimentel, alam natin, idati siyang Senate President noong panahon ni Tatay Digong, mahal natin Pangulong si Digong Duterte, nagiging Senate President siya sa short term na pagiging Senate President. Kinalauna, nagiging Senate President si Senator Tito Soto. Si Senator Cuco Pimentel ngayon, kahit nasa PDP laban siya, pero nasa faksyon ng Pimentel wing, kung titingnan mo ang kanyang estado sa Senado, oposisyon siya. Nasa minoriya siya ngayon. Pero alam mo, tama itong sinasabi niya. It's high time na ang lahat ng mga engineering designs, plans and specifications, lahat ng mga construction at infrastruktura, lalong-lalo na sa mga tulay, dams, riprops, etc., etc., ay napapanahon na para paimbestigahan lahat ang standards nito. Kasi naniniwala siya na maraming project ang substandards. Kaya kung minsan siguro, hindi man natin inaasahan, hindi natin inihingi, pero siguro sinasadya talaga ng panahon na hagupitin tayo para madiskubre itong mga proyekto na punong-puno ng pagnanakaw ng ilang mga tao. Hala kayang walang bola, walang paligoy-ligoy, diretsyong pinupuntirya ang problema ng masa. Ito ang Public Agenda! Public Agenda! Public Agenda! Agenda. Alas 8:54 ng umaga, we are on our final stretch sa Public Agenda program. Yun ang sinasabi natin. We are not saying that all projects may anomalia. Itong iilan, sinasabi natin with qualification, iilan sa mga proyekto na kung hagupitin ng bagyo, madiskubrihan mo talaga na kung minsan ang mga ginagamit na bakal
sa halip na parang kamao ng tao, daw pisot sang amo kadaku ang nilalagay na mga klase sang ng bakal. Kaya what can you expect? Eh siyempre matitibag 'yon. 'Di ba? Natitibag na sa Japan yung mga malalaking mga land bridges nila. Na kung sa bagay super standard 'yan. E dito pa sa atin, alam natin ang marami ang mga remedyo generales, ha? Marami ang mga remedyo na mga generales. Hindi generales ng ating armada, ha? Yung term lang yan na remedyo general. Marami ang mga enterprising minds, mga kababayan. Kaya yun ang sinasabi natin. Na tama rin ko minsan itong si Senator Coco Pimentel na kung gusto natin na magiging resilient o matatag sa pagsubok ng batas ng kalikasan o agupit ng panahon, gamitin natin ang gusto, ang pundo ng pamahalaan sa mga infrastruktura, mga kababayan. Public Agenda! Agenda. Bao ang Miss Universe ng Rizal, Palawan, no? Si Inday Asilab Cordero. Kumusta ka na, Daday? Anong balita, da? Tamo talaba da o kumusta? Wala na, lima. Eh, hindi na kami nagkita ni Primo Nelson Dupo eh. Pero time will come, may babiyahin tayo sa Rizal, no? So, lalo na sa Sikud. Andun pa lang teritoryo ngayon ni former Mayor Montanio ng Rizal na kakusa din pala natin. Public Agenda! Agenda! Si Primo Nelson Dupo, para may karagad din ito eh. Hindi ako magkakamali, no? Titingnan natin kasi one day bibisita tayo ng Rizal. Isa pa, may obligasyon tayo para i-revive ang chapter ng PEDCO BABC dyan sa bayan ng Quezon. This time sa liderato naman ni Inday Hazel Karumba. Public Agenda! Agenda! Kasi manwa taman, si Sir John Paul Dakuko, mga kababayan. Sabi ni Buyong Maning Amigo tamo, niya nga karon pa siya maimbestiga. Di ba? Short of saying na dapat noon imbestigahan din siya kasi project man siya. Ala kayang walang bola, walang paligoy-ligoy, diretsyong pinupuntirya ang problema ng masa. Ito ang Public Agenda! Public Agenda! Anyway, mga kababayan, darating ang panahon na huwag kayo mabigla. Baka nag-program tayo rito sa Palawan. Ang boses natin ay, at ang mukha natin ay tinitingnan din ng mga taga Brunei Darussalam. Kasi ang Palawan Vanguard Online News Agency at ang Star Media ng Brunei Darussalam ay magkakaroon ng linkage, exchange of information, tourism, investment opportunities, among others, sa larangan po ng multimedia. Kaya titingnan natin. Kaya lang, ang problema, anong medium na gagamitin? Kasi pag ang gamitin nila ay Brunei medium, kailangan may automatic interpretation yan. Anyway, pwedeng gawin ni ano yan siguro, ni Sir Richard Maribelis. Kasi na mas naintindihan niya yan, no? Kung paano. Yung mga automatic translation bala, yung mga caption ay talagang lumalabas lang automatiko, mga kababayan. Lalo po tayong oras sa ating paglilingkod ngayong araw ng Miyerkules o Webes pala sa Public Agenda Program. And today ulitin ko po, January 19, it's Thursday. Ito po ikatlong Thursday sa buwan ng Enero 2023. Next week na ata ang ano eh, next week na ang Chinese New Year. Maaga ang Chinese New Year ngayon kaysa nakasanayan nating Pebrero palagi. At muling magbabalik ang kapihan sa Palawan, yung talk show natin kung Sabado. Ibabalik natin para maraming usapin, maraming mga bagay ang... Alam mo, isa sa pinaka-suggestion sa akin ng Star Media ng Brunei. Dapat may tumututok sa Palawan para i-feature ang lahat ng mga tourism, tourist spots ng Palawan. Yung mga, ang tawag nila nga, World's Wonder.
or global wonder? May tututok dapat yan. Ang sagot ko sa kanila, simple mo lang yan. Kahit 10-5 katao pang tututok dyan. Basta may budget dyan at talagang tututok sila dyan. Lalo tayong oras, standby sa kasunod na palatuntunan. Hatid sa inyo ng Radyo Mo Nationwide. Kami po ang may mga tatak, RMN, sa lungsod ng Puerto Princesa at nalawigan ng Palawan. Kasama ang RMN sa Facebook page, ang RMN sa YouTube. Sa mga audio streamers naman, ang rmnpalawan.caster.fm. At of course, ang Palawan Vanguard Online News Agency. Salamat ha, sa malawakang coverage ng Radyo Bistado Online Radio Broadcasting Facility dyan sa area ng Iloilo at Panay. Kasama sa Boracay sa pamamagitan ni Sir Jun Capulot. Maraming salamat ha. Lalo po tayong oras, mga kababayan, palagi nating ipagdasal ang kapayapaan at kaligtasan po ng ating mahal na lalawigan ng Palawan sa lahat ng klase ng mga pagsubok at mga sakuna. Matamang salamat, mayad nga aga, mabuhay pa rin ang sambayan ng Palawenyo. Inyong napakinggan ang umaatikabong pagtalakay sa mga usaping bumabalot sa sambayanan. Kasama ang multi-awarded journalist, Alex Apanyes Paglumotan. Buong lakas at buong lawak ang hatid na paglilingkod ng himpilan ng Radyo Mo Nationwide. DWJA 1134 RMN Rojas Palawan. DWHA 792 RMN Nara Palawan. At DWAR 103.9 RMN Puerto Princesa Palawan.